Kumusta na si Piolo Pascual? Ano nga ba experience niya sa mga pare nung kanyang kabataan? Pinangarap ba niya ang maging pare? Kumusta na ang Father's Day mo? Paano mo sinerebrate ito? At kumusta na si Ingo? Nagkaroon tayo ng chance na makausap itong si Julia Barreto. Wala raw katotohanan yung balitang balak na nilang magpakasal ni Gerald Anderson. Wala na uso yung kasalan. Pwede ka naman magpakasal na si Julia kay Gerard. Ano reaction po ninyo sa mga akusasyon laban sa inyo? Particular na sa FBC. First that we have done, speak for itself. Sumagot din si Icy Guerra yung tungkol sa sobrang talent fee na nakuha niya sa FDCP. Masaya nga ba ang TBJ sa Channel 5? Thank you. Salamat. Kung kaya mong mabuhay sa tukso, kaya mo rin mabuhay saan man sa tukso. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Punong-puno ang daming kwento ng showbiz. At this time, bubusugin po namin kayo dahil sa kauna-una ang pagkakataon ay eto. Rarampa tayo. Unang rampa na ginawa natin na kung saan nakausap natin ng personal itong si Piolo Pascual matapos ang very successful niyang stage show o stage play na Ibarra. Alam po ba ninyo? Nabasag pa nga ang boses nitong si Piolo Pascual. Dito pa! Naku naman, sabog na sabog ang Nobo Hotel na kung saan dumalo tayo sa press con ng pelikulang Malyari. Unang question, kinuha natin sa ating book ang katanungan, kumusta na si Piolo Pascual? Ano nga ba experience niya sa mga pare nung kanyang kabataan? Ano ang reaction mo kapag nakakita ka ng pare, Piolo? I grew up in a Catholic society, Catholic school. Siyempre, sila yung Catholic school, di ba? Director, I believe, is what we would call them. So, respect them. And we listen to them. We would do masses once a week. The school and on Sundays it's a church. So yeah, he's the representative of the church. Sumunod naman, kinuha naman namin ang question dito sa aming ID. Ang pangalawang tanong, pinangarap ba niya ang maging pare? Nangarap ka bang maging pare sa buhay mo? Opo. I wanted to be a priest. I was, I think, 18. I attended the seminar parish in the village. Back in the day, and I remember having this conversation with the priest, and I told him, and then he said, you have to be a college graduate, or you have to go back to college to study priesthood. And then, when I became a Christian, I told my pastor the same thing, pwede ba magpastor na lang ako, para mas madali rin ang buhay. I said, no, we need people like you in the business, because we need the marketplace. So I had my two attempts to enter priesthood or the pastoral community, but never happened. So that's why I'm not a priest now. Oh, diba? May mga pangarap itong si Piolo Pascual na maging pari siya. Pero ito ang nakakalawka sa super mega kabaliw. Tinanong natin si Piolo, noong nakaraang Father's Day, ano nga ba ang ginawa nila ng kanyang anak na si Inigo Pascual? Kumusta na ang Father's Day mo? Paano mo sinerebrate ito? At kumusta na si Inigo pinag It was really special. Yesterday was the last day of our run of Ibarra. And he was there. This is his gift. I don't know where jewelry is. He gave me an infinity necklace. So that's why I'm wearing it. And he came to the show yesterday. He stayed. So we spent Father's Day with him. And we told each other that every Father's Day we'd like to be together. I'm just really happy he's back. He's been here now for a week now. So we're doing projects together as well, and he's going to be a very talented young man. He's turning 26 already, and he's doing a lot of projects here in the States as well. So I'm just happy for how he's evolving, how he's becoming independent, and a total performer, actually. He made me listen to his songs yesterday, and he said, I'm going to get the songs that he composed. And I'm just really excited for what's in store for him, because he's going to release his album anytime soon.
Ang dami talagang nangyayari sa showbiz. Pumunta naman ako sa premiere night ng pelikulang Will You Be My Ex? Nagkaroon tayo ng chance na makausap itong si Julia Barreto. Wala raw katotohanan yung balitang balak na nilang magpakasal ni Gerald Anderson. Julia, kasi lang uso yung mga kasalan ngayon. Handa na bang magpakasal kay Gerald? Oh, thank God's perfect timing. Oh. Pero ito ang nakakatuwa. Nagkaroon tayo ng chance na makausap ang kanyang nanay na si Marjorie Barreto. Uy! Okay lang daw kay Marjorie kung magpakasal na ang kanyang anak na si Julia Barreto kay Gerald Anderson. At nakausap ko rin, of course, si Leon Barreto. Ito ang kanilang sinabi. Pre, nauso yung kasalan. May hindi ka na ba magpakasal na si Julia kay Gerald? I'm still happy. Si Julia, happy ako. Okay lang sa'yo. Kumusta ka na yung friend? Ang tagal natin pinakita. Matagal na tayo. Dekada. Ano naman pinapanood kita? Ano pinagkakabalahan mo ngayon, friend? You know, I have my business. I have my my blog. Just very busy with. Yeah. Kumusta naman si ano si Leon? Ang wa. In coming for a year college. Mag-artista ba si Leon? Leon, kumusta na ang pagpasok mo sa showbiz? Tutuloy ka ba? Wala pa no, but I'd like to finish college first. All right, before we call in. Parang bagay ka maging anchor. Parang bagay siya maging anchor. Ang ganda ng boses niya. Ang dami pa! At nakausap ko rin si Lisa Dino dun sa FDCP issue. Ito ang kanyang sagot. Madam, ano ang reaction po ninyo sa mga akusasyon laban sa inyo? Particular na sa FDCP. Yung mga akusasyon, yung mga budget, yung mga kung ano-ano. Please enjoy and... For those who's going to watch tomorrow, please enjoy that movie. So wala ka bang balak magdemanda doon sa mga tao na ninira sa'yo? I think the work that we have done speak for itself na walang klaseng intriga o akusasyon ang pwedeng makapanira ng mga bagay na ginawa ng FDCP. Siyempre, sumagot din si Icy Guerra yung tungkol sa sobrang talent fee na nakuha niya sa FDCP. Icy, konti lang, paano sasagutin yung mga akusasyon sa inyo ngayon? Yung tungkol na ang laki-laki daw ng kinita mo. Hindi ka ba nasasaktan sa mga ganun, Icy? Sa mga... sa to lang. Ayoko bigyan ng pansin yung mga. Nalalam ko. Ano ba ang totoo, Icy? And thank you again for Doro. Alam ko, totoo. Ang dami talagang issue, punong-puno, siksik-liglig. Eto na yun, yung kwento naman ng TBJ. Aba, hanggang ngayon patuloy na pinag-uusapan pa rin ang TBJ. Alam ba ninyo na ilan sa mga Dabar Cats at mismong TBJ ay nakapanood na rin ng bagong It Bulaga Now? Sa TBJ naman, ano ang mensahe mo sa TBJ na this coming first week of July ay ilalabas na? Also, I'm very excited. Thank you. Masaya nga ba ang TBJ sa Channel 5? Ngayon, kami, oo, alive tayo na, pero mas alive kami sa 5. Alive ang TV na yun, hindi na mabuhay lahat eh. Lahat na bulantang, lahat na yan eh. Kumbaga sa Matthew, With due respect to TV5, I don't think the word praise pump off is the we should use. Hindi ba sila pump off, nagtatapos ang kontrata nila. Hindi ko naman sinasabing ito'y sapsaban. Napakagandang sapsaban ito. Napakalagyan. Pero binibigyan ng, yung nagbigay ng tahanan, si Andy. Tulad ng binagin ni Andy. Ngayon, mapasa pa naman siya. Hindi ah. Thank you. Salamat. Thank you is not enough. More than thank you. Salamat. Salamat. The very, not only kind words, but very
approach coming from somebody that is high up there when it comes to business. At pagkatapos ay biglang gusto tulungan yung iconic program. Ay, napakalaking bagay ko sa akin at sa ating mga babae. Mahal ng Pilipino ang basketball. Pwede ba namin taliguran kung minamahal mo Pinoy? Ganun din sa Iguradani. Maraming salamat at kumato kami, pinagpusan niyo kami ng pintuan at agad-agad ramdam namin ang pagmamahal. Pagmamahal ng hindi boss, hindi isang kapatid. Maraming salamat. Siguro kaya kami sinuship na namin na dito, Libig, yung 50. Kaya 50 on 5, abangan ni Kuya. Buhay na kayo mga kapatid. Buhay tayo. Mabuhay tayo lang. God bless us all. Yan ang kapuan ng ating mga chika para sa araw na ito. Nako, maraming salamat sa inyo, sa inyong pagtangkilik po sa aking YouTube channel. Thank you! Ako po si Morley Alinyo na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. Babu! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinyo, ito ang Tundo.